What's up mga boss? Welcome back sa ating channel, Window Shop. So today mga boss, may pag-uusapan tayo, no? So bigyan natin yan ng review. Shout out sa SEC, sa ating helmet. Salamat sa pag-sponsor Moto Supply. So ano may pag-uusapan natin ngayon, sir? Yung check engine. So ano yung check engine? So, sa madaling sabi, yung check engine mga boss, ito yung nagpapaalala, sir, o sa FI ng motor, na may problema yung kanilang motor. So delikado ba yan, sir? So, ang check engine po, depende yan. Merong delikado at saka merong hindi. So bibigyan ko kayo ng konting idea kung ano dapat yung gawin in case na magkaroon kayo ng check engine o kaya na-encounter nyo na ito. Again, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo muna kalimutan na mag-subscribe. At follow nyo kami sa aming Facebook page, Window Shop. Check engine po, dalawang klase yan. Either na minor or major problem. So hindi naman lahat ng check engine is delikado. So meron lang mga madali lang solusyonan at merong sobrang hirap. So kung hindi mo pa na-encounter tong check engine, congrats sa'yo, maalaga ka sa motor mo. At kung ikaw naman bo, mga boss, kung isa ka sa naka-experience ng check engine na to, ay comment ka na at i-share mo rin ang iyong experience sa check engine na yan. At anong ginawa mo? So dito sa ating pag-uusapan, ano-ano ba ang dapat mong gawin? Ano ang pwede mong gawin? Tapos, sino at kanino ba natin pwedeng ipagawa yung check engine na to? Kasi hindi naman lahat mga boss kaya. So kami, kung kami tatanungin mo, mamaya sasagutin ko yan. So shoutout nga pala sa JJQ Machine Shop sa dumali ng aking Aerox mugs to click. Shoutout. Shoutout sa Shinko Tire. Shoutout. Siyempre, shoutout dun sa ating sponsor na SEC Moto Supply. So, yun nga. Bibigyan ko muna kayo ng dalawang klase ng check engine. Ito yung blink type na nagbiblink at steady. So, alin ang delikado dyan, sir? Actually, lahat naman yan, pwedeng delikado, pwedeng hindi. So, bibigyan ko kayo ng isang klase sa Honda. Actually sa Honda mga boss, may check engine sa Honda na napakadaling malaman kung ano yung problema ng kanilang motor. So kasi po sa Honda meron na yung ano, merong silang chart para malaman kung ano yung error o check engine na lumilitaw sa kanilang panel. So agad yung check engine, ito po yung check engine indicator, ha, ito po yun. Pasensya na mga boss, ha, meron po tayong singaw. So ilang araw na tayong nakakapag-vlogawa ng meron na akong singaw sa dulong-dulo ng aking dila. Napakasakit, grabe. Napakasakit. So yun ang advantage sa Honda. Meron sila ang chart ng check engine. Bigyan ko kayo ng isang example. 5 long at saka 2 short light. Mag-blink siya ng 5 long, mahaba, tapos dalawang maiksi na ilaw. So naka-indicate yan sa CKP sensor. Ito yung malapit sa parang stator. So yun siya, parang sa stator yan. So napakadali. May chart ang Honda. Download nyo mga boss. May link dyan sa baba, download nyo yung chart. Kung sakaling hindi mo pa nararanasan ng check engine, meron ka ng record ng check engine ng Honda. So ganun po, napakadaling gawa ng paraan sa Honda. Meron naman check engine sa Honda na mahirap. Mahirap naman. So ano yun, sir? Yung tipong hindi kayang mawala ng isang pang-reset o pang-diagnose. Kahit anong gawin ng pang-diagnose, hindi siya mawawala. Merong ganun. So pag na-champuan nyo yon, napakahirap nun. So ang gagawin na dun is papalitan na po kung ano po yung sira ng
kung ano po yung sira na sinasabi ng check engine. So ngayon, pag-uusapan naman natin ang Yamaha at saka Suzuki. Ito yung nakakabaliw. Ito yung nakakagago. Yung Yamaha at Suzuki. Bakit ko po sinabi? Meron kasi isang customer, kwento ko lang saglit mga boss, no? Meron ako isang customer, kung naranasan mo to. Habang bumabiyahe siya, bigla na lang daw nag-check engine yung kanyang motor. So, minto siya sa shop ko. Sabi ko, sir, ano nangyari? Sir, check engine, delikado ba to? Sabi ko, ano ba yung nararamdaman ng motor mo? Parang tao lang, yun. So, tinanong ko, sabi niya, sir, wala naman, okay naman yung takbo. Meron lang isang problema. Hindi po gumagana yung gauge ko. What? Yes, tama yung iniisip nyo. Dahil dun sa naputol na gauge, dahil sa naputol na speedometer cable, mag-check engine na po ang Yamaha. Totoo po yun. Ganun kasensitive ang check engine ng Yamaha. Meron kaming pang-reset. Pero hindi ko sinasabi na kami kaya namin tanggalin yung check engine, ha. Meron kasing check engine mga boss na kailangan mo talagang palitan. Kagaya ng mga sensor, oxygen sensor, thermostat. Kaya nga yung mga sensor sa, lalo na sa ano, sa coolant, naku po, huwag nyo pong pababayaan na mag-overheat. Huwag nyo pababayaan na maubusan ng coolant. Kasi pag yan ay naubusan ng coolant, toss gas ka dyan. Ganun kasi, ganun kahirap. So again, reviewin ko lang po, ha. Merong mga check engine na napakadaling gawa ng paraan. At meron namang mga check engine na kailangan mong gawan ng paraan soon as possible. Kasi hindi yan mawawala hanggat hindi mo napapalitan ng pyesa. Merong mga check engine again na kailangan palitan ng pyesa para maayos. Ang kadalasan na nag-check engine, pag madumi na yung throttle body, yung Aerox at saka Nmax, bago-bago ng minor. Tataas, bababa, tas mamamatay. Nakakaloko talaga ang check engine ng Yamaha. Sa Honda, napakadali. Same din sa Suzuki. So ngayon, ang tanong, sir, kanino ba namin ipapagawa yung check engine na yan? So again, ito yung tips ko mga boss sa inyo, ha. Kung ano yung motor nyo, sali kayo sa page. Halimbawa, kung ang motor mo ay Aerox, sali ka sa Aerox page. Sali ka doon. Tapos ang gawin nyo, magtanong kayo doon sa page na yon. Sa malamang, meron nang nakaranas ng ganyang issue sa'yo. So, ano big sabihin, sir? Hindi po sapat kami para magawa namin yan lahat. Hindi kami magaling. Kumbaga, maraming mga specialist dyan. Sali kayo sa mga groups para maging well knowledge kayo. Kumbaga, maraming mga mekaniko dyan na magagaling. Marami. Maniwala kayo sa akin. Maraming mga mekaniko na magagaling. Specialist nila ang kanilang mga motor. Sali kayo sa page. Hingi kayo ng tips, idea kung ano dapat gawin. Ganon siya mga boss. Ngayon, ang recommended ko lang, no, na shop. Ang recommended ko lang, ha. Kung ayaw nyo, okay lang naman. Wala naman tong pilitan, mga boss. Ay, si Project FI. So, hindi to bayad. Hindi po ako sponsored, ha. Baka sabihin nyo, bayad ka naman ni Project FI, eh. Hindi po. Disclaimer yan. Kaya kong panindigan na hindi ako bayad ni Project FI. So, hindi po ako bayad ni Project FI. So, bakit si Project FI sinabi ko sa kanya? So, marami na silang idea regarding sa FI. At marami naman siguro mga shop na gumagawa na po ng regarding dyan sa check engine. So, sabi ko nga sa inyo kanina mga boss, hanap po kayo ng page na gumagawa ng ganyan. Sa malamang, marami nang nakaranas ng ganyan, ng sakit ng motor. So, yun mga boss. And again mga boss, bago tayo matapos, salamat sa panonood nyo. Happy
26,000 subscriber at happy 116,000 followers sa aking Facebook. Salamat mga boss. Taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng suporta nyo. Walang window shop kung walang sumusuporta. Tulungan nyo ako mga boss na maabot natin ang 50,000 subscriber. Paparapol tayo ng sick na helmet. Oh! Hindi ko lang alam kung ilang peraso. Basta magpaparapol tayo. Road to 50,000. Supportahan nyo ako. Road to 50,000 followers. Raffle tayo ng check helmet. Hindi ko masabi kung ilang peraso. Pero magra-raffle tayo ng madaming check helmet. Ito ang gamit-gamit ko ngayon mga boss ha. Ito on-road na ginagamit ko. Ano po ito? Modular. Napakagaan. Previous helmet ko na mabigat, masakit sa liig. Shout out. Sakit sa liig ng helmet ko dati, grabe. So ayan mga boss. Again, window shop, salamat po sa panonood nyo.